Hi guys, this is Ivy and welcome to my channel. May panibago na naman tayong video tutorial na gagawin. In my previous video about SSS, ipinakita ko sa inyo kung paano mag-file ng maternity notification or MAT1 online. Ilalagay ko sa description box yung link para sa mga hindi pa ito napapanood. Since I received a lot of questions about maternity benefits, kung ano daw ang next step after MAT1. For this video, I'm gonna show you how to do the maternity reimbursement online. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Ano ba ang maternity benefit? In the Philippines, maternity benefit is a daily allowance given to a female member of SSS na hindi makapagtrabaho dahil sa panganganak o nagkaroon ng miscarriage. You can apply for this benefit if you have paid at least 3 monthly contributions for the last 12 months before you had miscarriage or childbirth. Recap lang tayo guys. For MAT1 o maternity notification, the moment po na malaman mong buntis ka, at least 60 days mag-notify ka na with proof of pregnancy po. Usually, ultrasound report ang kailangan. You must immediately notify your employer of your pregnancy. Then, the employer must notify the SSS through the submission of the maternity notification online and proof of pregnancy immediately after the receipt of the notification from the employee member. At pwede rin ito sa self-employed, voluntary paying member, OFW or non-working spouse by submitting proof of pregnancy. Check nyo na lang yung previous video ko about MAT1. For MAT2 or Maternity Benefit Reimbursement Application, ito ay ipa-file after nyo manganak or makunan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. For Date of Contingency, ito yung date kung kailan ka nanganak o nakunan. For Semester of Contingency, ang semester ay binubuo ng 2 quarter. Ang isang quarter ay binubuo ng 3 magkakasunod na buwan. Sa SSS, ang semester of contingency ay binubuo ng 1 quarter bago ang quarter ng iyong panganganak. Here are some questions from my previous video about MAT1. Okay guys, para makapag-file ng MAT2 or Maternity Benefit Reimbursement Application, magagawa nyo ito once na nanganak na si Mary. Kasama ang professional medical license number with name in signature. Attach nyo din yung pregnancy test result bago at pagkatapos ng miscarriage. Ultrasound report bilang katibayan ng pagbubuntis at medical certificate mula sa attending physician ukol sa kalagayan ng pagbubuntis mo. Ilalagay ko sa description box yung link ng obstetrical history form para ma-download nyo. Ito naman yung mga requirements para sa incomplete miscarriage.
And this is the requirements for normal delivery. Para sa ectopic pregnancy, para sa then upload na po tayo. Para naman malaman kung ano ang mga attachment na dapat ilagay, i-click nyo lang po itong information icon for your guidance. I-click ang I don't confirm. At nasa batas ng SSS na dapat i-advance ni employer kay employee ang maternity benefit. Sad to say, may mga employer na hindi nag-a-advance ng maternity benefit dahil takot siguro na baka may chance na ma-deny ang claim ni mommy dahil may problema or baka kulang ang ma-reimburse na pera dahil mali ang computation ni employer. Kung nag-resign na bago manganak, humingi po kayo ng Certificate of Separation.
7 to 10 working days mula sa settlement date nito. So I think that's it for this video. Sana napanood niyo yung buong video para mas maintindihan niyo kung paano ang gagawin, lalo na sa mga nagtatanong kung ano ang next step after Mat 1. At syempre, sana nakatulong itong video. Comment down below lang kung may mga request kayong tutorial, baka alam ko yung procedure, then try kong gagawin. Please do not forget to like, share, subscribe to my channel, and hit the notification bell para updated kayo sa mga video ko. Shoutout nga pala sa mga friend ko and check their channels gaya ng pagsuportan nyo sa akin. Thank you and God bless everyone.